let's talk about silence. Bakit nga ba powerful ang paggamit ng silence? Ano ba yung mga benepisyo of silent treatment? While communication is the key para sa isang maayos at fulfilling relationship, sometimes silence po ay makakabuti or kailangan para magbigay ng boundaries across doon sa thought nung isang tao. Pero gaano nga ba dapat katagal gamitin ang silent treatment? Hindi lang po sa relasyon natin ito pwedeng i-apply, kahit na dun sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero kung napoprolong na ang paggamit ng silent treatment sa relasyon nyo, ito ay pwedeng maging emotional abuse na. So, mas matagal, mas sobra, hindi rin po nakakabuti. Well, ano nga ba yung mga benepisyo pang maibibigay ng silent treatment? Number one, you can understand your partner better. Yung mga taong gumagamit ng silent treatment para i-punish yung kamalian ng partner nila, na parang hindi nag-exist yung mga partner nila. Yung tipong kinakausap nyo, parang wala silang naririnig. Terrible to sa isang relationship. Halimbawa, umuwi yung partner mo ng very late dun sa nakagawian niyang oras na dapat na pag-uwi. After ng office party. Or maybe nakalimutan niya yung birthday mo. Yung pagtahimik mo dahil sa ganung situation is a sign na you feeling hurt. So, maybe an apology or isang mahigpit na yakap para maiparamdam mo sa partner mo yung pagsasorry mo ng sincere. Sometimes, yung silence nagtuturo sa atin para mas maintindihan natin better yung mga partner natin. Kesa naman, magsigawan kayo, magduruan kayo, or yung iba na uuwi pa sa hindi magagandang salita or murahan. Better na manahimik na lang tayo. That way, mas naiintindihan natin yung mga partner natin. Isa ito sa biggest benefit ng silent treatment. Another thing, ang silent treatment, napakalaking tulong nito para mapababa o mawala ang tensyon. Kapag mataas yung tensyon or galit ang isa, yung pagtahimik mo, napakalaking tulong niyan para bumaba ang tensyon. Many people say na pwede namang umalis ka na lang muna sa bahay or pumasok ka sa isang kwarto, mag-lock ka doon. Magandang paraan yon para mabawasan yung aggression. At sign yun na hindi ka pa pwedeng makapag-interact doon sa partner mo. At bubuksan mo na lang yung pintuan mo pag ready ka ng makipag-usap. So, dapat naiintindihan ng couple to, lalo na sa mga mag-asawa or yung mga nagli-live-in na. Very important yung mga body language ninyo. Minsan, hindi na kinakailangan ng mga words. Body language lang is enough para magkaintindihan kayo. Another thing, eto, importante to guys. Treat silence with silence. Magagaling ang mga narcissists sa ganitong situation para ma-abuse nila yung victim nila. Isa to sa pinaka-preferred method ng mga narcissists doon sa mga victim nila. Method of harassment. Yung tipong tatahimik na lang siya at hindi na makikipag-usap sa'yo. Magugulat ka na lang bakit ganun yung reactions niya. But if you are using the silent treatment pabalik sa kanya, weapon niya ito sa'yo. So, ang silent treatment is very beneficial to you. Ayaw ng mga narcissists ng silent treatment. Instead na alamin mo or tanungin mo ng tanungin yung partner mo kung anong nangyayari, bakit ini-ignore ka niya, ikaw ang mag-ignore sa kanya. Unahan mo sila ng pag-ignore. Use the silent method and see the result. Fuel yan sa kanila para mauna silang mag-open ng dialogue sa'yo. And if you want to end the relationship, silent treatment is an opportunity para sa'yo. Guys, napakahirap makipagrelasyon sa isang narcissist. Alam nyo yan. At alam ko din yan. Another thing, process your own feelings. Sometimes, yung pagtahimik, mas napuproseso mo yung feelings mo doon sa situation. Instead of accusing your partner na may ginawa siyang ganito, baka siya yung ganito, baka ganun siya, pwede kang magnilay-nilay para mas maintindihan mo kung totoo ba talaga yung sinasabi mo or nag-overthinking ka lang. Yung pakikipag-dialogo mo in every situation, hindi yan makakatulong. Pero yung silent treatment, mas may positibong epekto yan sa'yo.
kasi mas nalalaman mo o nare-realize mo kung sino ba talaga yung may kasalanan. You could try to look deep within yourself. Then, instead of arguing, magsusorry ka na lang dun sa partner mo once na-realize mo na ikaw pala yung may mali. Another thing, silence can be a good response to a hurtful comments. Pwede ito mag-work sa pangkalahatan, but kailangan mong i-manage ito effectively. Sometimes, ang mga hurtful word can damage ng relationship kesa sa silent treatment. Dahil once na ang masakit na salita ay naibato mo na or nabitawan mo na dun sa kapartner mo, it cannot be taken back. Hindi na maibabalik yun. Hindi mo na yan mababawi. So, yung mga hurtful things na sinabi mo dun sa kapartner mo, nagbibuild yan ng isang terrible effect sa kanya. Nandyan lang yan sa isip niya. Everyday na pinaprocess yan. Dahil nakarinig ka ng hindi maganda o hurtful comment sa kanya, ikaw naman ngayon, ibabalik mo sa kanya. Ito na ang mangyayari. Magbabatuhan na kayo ng masasakit na salita hanggang mauwi na kayo sa hindi maganda. Or worse, maghiwalay pa kayo or magkasakitan. Pero kapag pinili mo ang silent treatment, madi-disengage ka sa mga ganitong situation na posibleng mangyari sa inyong dalawa. And last one, para naman sa mga long distance relationship, ano ba yung benefit ng silent treatment in a long distance relationship? While some believe that sa isang long distance relationship, napaka-terrible ng silent treatment dahil nga malayo na kayo sa isa't isa, pwedeng ma-damage ang mental well-being mo kapag ginamitan mo ng silent treatment ang ka-long distance relationship mo. Pero may positibong epekto ito kung gagamitin mo lang ito ng short period of time. Angry, hurtful words and fights over Skype, over Facebook, over Instagram, o kahit ano pang social media platforms nyo. Magbatuhan kayo ng mga sasakit na salita, mag-away kayo ng todo, mas mabuti pang gamitan nyo na lang ng silent treatment for a short period of time. Yung mga maiikling reply ninyo doon sa mga kapartner nyo na dati hindi naman kayo ganun mag-reply. One word, one sentence, sign na yan na meron siyang ipinapahiwatig na may something wrong. Mas mariresolve ang issue kapag maikli lang ang mga sagot ninyo. Mas maikling words, mas maikling reply, mas naiintindihan. Pansinin nyo guys, madaming comment, madaming message, diba minsan mahirap intindihan, pero yung isang sentence lang, andun na lahat nung nilalaman, nung nararamdaman mo. So, ang silent treatment guys is not a war of egos and pride. Ito ay isang technique lamang na dapat ma-manage ninyo effectively para mas maiwasan na lumala pa yung situation. Gamitin natin ito ng balanse and not in abusive way. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!